Tuluyan na kaya magugutom ang kalibin partner ni Super Tikla na si Michelle Lor Banaag at kapatid at mga pamangkin na nakasandal kay Tikla sa lahat ng kanilang mga pangangailangan? Ika nga, careful what you wish for. Dahil iyon ang kapalit ng kanilang padalos-dalos na desisyon at aksyon. Asa anong dahilan kaya magkatotoo na tuloy na silang mawala ng financier sa lahat ng kanilang mga pangangailangan? Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng iyan ay kung bagong panpan pa lang kayo sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo lamang ang notification bell button para updated ka sa susunod natin mga video uploads. Hindi po siya bibili ng pagkain kahit po nagugutom ngayon mga pamangkin ko na nandito. Naghihiyakan po yung mga bata. Ang video clip na aking ipinapakita ay pahayag ni Michelle sa himpila ni Idol Rappi sa unang pagsalang niya sa programa ng RTIE. Kung saan inilahad ng kalibin partner ni Tekla na ginugutom umano sila ng comedian actor kapag hindi siya pumayag na makipag-sex. Dagdag pa ni Michelle na hindi raw bibili ng pagkain at hindi na namamansin at nag-iiba na ang mood ni Tekla kapag hindi natupad ang kagustuhan nito ayon sa paratang ng kanyang kalibin partner na si Michelle Lor Banaag. Maituturing na isang malaking revelasyon ang ginawa ni Michelle laban sa komedyanteng si Super Tekla dahilan upang pagpistahan ng buong netizens ang kanilang pag-aaway. Dahil sa pagsisiwalat ng video sa kalibin partner ni Super Tikla at ang video putis na ipinapakita ni Michelle sa RTIE ay agad itong nag-trending na umabot ng milyon-milyong views at naging sentro pa ng negatibong komento laban kay Tikla dahil sa paratang nitong pagutom sa kanyang kinakasama. Maraming bumabash at galit sa komedyanteng si Tikla dahil sa kanilang natunghaya na video na unang part na ineri ng RTIE. Lahat ay nakasintro sa pagkatao ni Super Tikla, ito'y base sa kanilang nakita na video footage na nakuha ng kanyang kinakasama dahil sa isyong pagutom at pagtatalo umano dahil lamang sa di pagpayag na makipag-sex. Sa part 1 ng videong inupload ng RTIE ay agad hinusgahan ng mga netizens ang pagkatao ni Tikla. Lahat po mapanig sa naglireklamong kanyang kinakasama dahil hindi nabigyan ng pagkakatao ng makapagsilita at masagot ni Tikla ang mga alegasyon dahil sa nakakontrata siya sa ibang istasyon at pinagbalawalan siyang magsalita. Ito'y dahil sa may sinusunod silang patakaran sa kanilang kontrata. Hindi man nabigyan ng pagkakataon makapagsalita si Tikla at makapagpahayag sa kanyang side ay nabigyan pa rin ng linaw ang mga netizens ukol sa isyo kung ano nga ba ang totoo. Dahil sa pagsasalita ng mga malapit na tao at kaibigan ni Super Tikla, mga taong nagbigay rin ng mga saloobin ukol sa totoong pagkataon ng komedyante upang mabigyan linaw ang isyu na idinulong ni Michelle sa himpila ng RTIA. Dahil sa paglutang sa malapit na kaibigan ni Super Tikla na sina Uji Diaz, Donita Knows, at talent manager ni Tikla na si Rose Kondi, dito nag-umbisa bumiligtad at nalinawan ang pag-iisip ang mga tao at netizens na galit kay Tikla. Karamihan sa mga netizens na nambas kay Tikla noon ay nagbigay na rin ng suporta nang malaman nila ang totoong kwento sa isiniwalat na isyu. Bawat yugto ng mga video na inupload sa YouTube channel ni Idol Rappi ay lahat pumapanig sa inireklamong si Tikla at mukhang nabaliktad at nambas pa ang dating kinakasama ni Tikla na si Michelle dahil sa unti-unting paglutang sa katotohanan na ibinito laban sa komedyante. Sa tulong na rin ng mga netizens at mga followers sa YouTube ni Idol Rappi at base na rin sa kani-kanilang komento, dito na medyo kumambyo sa pagsuporta si Idol Rappi sa nagre-reklamong si Michelle. Noong una ay ipinangan ko ni Idol na bibigyan sila ng pangkabuhayan kung sakaling totoo ang kanyang sumbong at hindi sila magugutom dahil sagot lahat ni Idol Rappi ang kanilang pagkain habang patuloy ang pag-iimbestiga. Pinagbigyan lahat ni Idol Rappi lahat ng mga kahilingan ng mga netizens na bigyan ng malalim na imbestigasyon ang kampo ni Michelle dahil mukhang nagamit umano ang programa ni Idol Rappi para sa kapakanan lamang sa kinakasama ni Tikla. At ayon pa sa mga komento ng mga nagmamagandang loob ng mga netizens na panig kay Tikla na hindi sila kumbinsido at hindi nakitaan ang pagutom ang pamilya ni Michelle dahil sa malusog ang mga pangangatawan nito base sa larawan at video na taliwas naman sa isinumbong kay Idol Rappi. Dahil sa ginawang pamamahiya ni Michelle kay Tikla at muntikan nang mawasak ang kanyang showbiz career ay naging aral ito sa katauhan ni Michelle dahil sa paratang nitong pagutom sa kanilang pamilya at mga kamag-anak na mukhang hindi naman totoo. At ngayon ay tuluyan na silang mawala ng taong kumakayod para sa kanila imbis na sila ang binuhay at inakulahat ni Tikla, tuluyan na ngayong magkatotoo ang gutom na kanilang pinangarap. Dahil sila na ngayon ang kakayon para sa kanilang sarili na dati ay inaalagaan at pinakain sila ni Tikla na nasa bahay lamang. At sa ating nakuhang impormasyon na nagkabati na umano si Tikla at Michelle para na rin sa kanilang anak ngunit hiwalay na sa mabuting usapan
at nagpirmahan na rin sa harap ng manager ni Tekla para sa suporta ng kanilang anak. Dagdag pa ni Michelle na kukunin umano sila ni Tekla silang mag-ina ngunit hindi pumayag si Michelle kapag hindi karga ang kaanak nito na hindi niya kayang pabayaan. Kaya nagpirmahan na lang para sa suporta sa bata. Hindi na mabigyan ng pagkabuhayan ang kampo ni Michelle na unang ipinangako ni Idol Rappi noong patuloy pa ang ginawang investigasyon. At dahil nagkasundo na ang bawat kampo para sa suporta ng bata, ay kiss close na umano at magandang balita ito ayon kay Idol Rappi. Sa ngayon ay tinupan pa rin ang pangako ni Idol Rappi na siya muna ang aako sa bahay na 3 buwan ng hindi binayaran at groceries para sa mga pamangkin ni Michelle, hindi karga umano ang kapatid nitong malusog para lamang sa mga batang nag-aaral. At ipapagawa ni Idol Rappi ang ngipin ni Michelle para makahanap ng trabaho at maging 4 buwan pa ang aakuhing bayarin ni Idol para sa inuupahang bahay nila Michelle habang naghahanap pa ng trabaho. May kasabihan tayong careful what you wish for na maihalin tulad natin sa sitwasyon at di inaasang maling pangarap ngayon ni Michelle. Ito'y aking opinion lamang at walang kinalaman ang mga taong nabanggit sa aking video. At kung nagustuhan ninyo ang aking ginawang videos ngayon ay huwag kalimutang mag-iwan ng likes at i-comment nyo lamang ang inyong mga suggestion para sunod nating pag-usapan. Maraming salamat po at God bless.